yung kanyang affidavit, nakasulat dito, accusing the PNP for offering that affidavit of desistance and offering as well this Cebu Pacific ticket para makauwi na siya at hindi na siya bumalik doon sa Bamban. Now you are denying all of this. Yes, Your Honor. You are denying that you bought this. I did not bought that, Your Honor. So sino bumili nito? I don't know, Your Honor. Hindi ba si Mayor Alice Go ang bumili nito? Mayor, hindi ba ikaw bumili nito? Si Mr. Tony Yang ay si Jin Xiang Yang na kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang. You don't know that? I have no idea with the... I only know Mr. Yang, Your Honor. I want to show you a picture. Baka maalala mo kasi taga Cagayan ka. And you are Chief of Police of Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. Kung taga ron ka, kilala mo yung mga negosyante doon. Am I right? Not all, sir, Your Honor. Hindi mo kilala to bilang head siya ng Chamber of Commerce sa China, sa Cagayan de Oro. And I will show you a picture. Can you kindly show it? Yan, kilala mo siya. Tony Yang, kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang na nagkaroon ng transaksyon kay Alice Go through a financial transaction of almost 3.3 billion. And this is the eldest brother of Michael Yang and Ho Jing Yang. Do you know him? Yes or no? Yes, Your Honor. Kilala mo? In the middle, Your Honor. Yes, so kilala mo. Popular yan. Hindi pwedeng hindi popular yan. Yan. Alice, wala kang kilala sa tatlong yan na magkakapatid? Si Ho Jing Yang, si Jin Shan, si Jian Sing Yang at si Hong Ming Yang. Wala po. Wala kang kilala talaga dyan? Wala po. Sa mga yan? Wala po. Itong si Hong Jing Yang na paki-forward mo yung transaction nila. Yung si Hong Jing Yang na naka-transact mo through bank transactions? Never ko po siya naka-transact po, Your Honor. Nagsasabi kaya ng totoo? O magaling lang umarte? Panoorin ang buong detalye. Alice, I'm asking, sino yung... Chief of Police mo during that time that you were the mayor of... Major Perfecto, kung hindi po ako nagkakamali. Ang mayor mo during that time, chief of police mo during that time is si Major Perfecto de Mayo. Opo. Okay. We have invited Perfecto de Mayo. Andiyan ba si Major Perfecto de Mayo? Siya yung Chief of Police ng Banban, Tarlac. Andito ba? Can we invite Police Major Perfecto de Mayo, the former Chief of Police of Bamban? Yes, Your Honor. Okay. Major de Mayo, natatanda mo yung panahon na pumunta sa iyo yung Vietnamese na nakatakas dun sa Sunyu One Corporation sa Barangay Anupul, Bamban, Tarlac? Yes, Your Honor. Who inform you na may tumakas na Vietnamese national doon? Yung may-ari po nung lote kung saan po siya natagpuan. Ang si... nag-inform sa iyo yung si Mr. Santa Maria? Are you sure? Yes, Your Honor. Are you sure, ha? Yes, Your Honor. Kasi meron silang affidavit that was signed, ha? Ha? Baka pag nakita ko doon sa affidavit nila na hindi sila tumawag sa'yo, I'm telling you, sino tumawag sa'yo at nagsabi na pumunta ka doon sa Samaritan? Si Santa Maria mismo. Si Santa Maria mismo ang nagsabi sa'yo. Tumawag po siya sa talk po namin, Your Honor. Tumawag sa'yo? Yes. Okay. Sa TOC po namin. Okay. So siya tumawag sa'yo at pumunta ka doon? Actually, yung investigator po natin. Yung, sino yung investigator na pumunta doon? Si Eduardo Hipolito, Your Honor. Anong time and date mo na-receive yung pagtawag ni Mr. Santa Maria? You have to be precise, ha? Major de Mayo, ha?
Ikaw ang chief of police ni Alice. Yes, Your Honor. Okay. Anong time and date? Sa record po namin, Your Honor, February 25 po. February 25. 2024. Okay. According sa affidavit ni Nguyen Minh Duc, ito yung ano eh, ito yung nag-suffer kaya tumakas eh. And he was saying doon sa Samaritan na ano ba, restaurant ba yon? Restaurant ba yon? In Samaritan place? Hindi po, Your Honor, parang farm po siya. Farm. Lugar po nung compound po ito ni Mr. Sandamon. Were you aware that this Vietnamese national wanted to kill himself? Meron tayong video na ilalabas natin dito that he wanted to kill himself kesa sumama sa inyo para ibalik doon sa Sunyu 1. And did you offered an affidavit of desistance to this Vietnamese national? Yes or no? No, Your Honor. No? Yes, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Kasi, kasama ba sa PAOK? PAOK TF? Kasama ba sila sa kaso na pinila ng PAOK about this issue regarding this Vietnamese national, si Nguyen Minh Duc? Si Mr. Duc or Danny is one of our witnesses complainants po doon sa original case na pinail natin laban doon sa unang walong foreign nationals po na nakasuhan natin. Okay, De Mayo, did you purchase or somebody order you to purchase a flight, a one-way ticket going to Vietnam? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Again, De Mayo. I'm again warning you, ah. Nawawala lang yung ticket dito. Pero I got the ticket, the one-way ticket of Cebu Pacific. And we will try to find out from Cebu Pacific who purchased this ticket. Ayan na, yung ticket na yan. Somebody bought this sa Cebu Pacific para ibigay doon kay Nguyen Minh Duc, and an affidavit of desistance was offered to him. As a matter of fact, yung kanyang affidavit nakasulat dito accusing the PNP for offering that affidavit of desistance and offering as well this Cebu Pacific ticket para makauwi na siya at hindi na siya bumalik doon sa Bamban. Now you are denying all of this. Yes, Your Honor. You are denying that you bought this. I did not bought that, Your Honor. So sino bumili nito? I don't know, Your Honor. Hindi ba si Mayor Alice Go bumili nito? Mayor, hindi ba ikaw bumili nito? Okay. So maliwanag, ha? In the next hearing, Mr. Chairman, we'll be asking the Cebu Pacific through Mr. Frederick Go to give us a detail of the February 27 booking date 2024. Booking reference number OF7NNS, flight from Manila to Ho Chi Minh. Okay? So, basically, we will be able to find out sino ang bumili ng ticket na to. Kung ikaw or somebody ordered you para bili ng ticket na to. Hindi. Gusto nilang pauwiin si yung Vietnamese para hindi na siya tumistigo against yung sa Pogo and at the same time doon sa mga official sa PNP. Okay, all right. So Miss Alice Go, balik tayo doon sa issue ng kanina, a lot of congressmen were asking about if you identified a certain Ho Jing Yang na kapatid ni Michael Yang. Do you know Ho Jing Yang? Your Honor, yung picture po na pinakita po sa akin kanina. Yes, oo. Pakita ko natin. Hindi, si Ho Jing Yang, hindi mo siya kilala? Yung and, picture po, Your Honor, na pinakita po kanina na both dalawa po. Yes. Wala po akong kilala kahit isa po doon.
Wala kang kilala doon? Wala po. Okay, Michael Yang, may kilala ka Michael Yang? Wala ka nang kilala. Sige, before that, ano, Mr. Chairman, allow me, ano, to, kasi you were telling the Senate that yung pag alis mo sa Pilipinas ay you testified ba sa Senate that you hindi ka nag-testify doon about yung travel mo palabas ng bansa? Opo. Mr. Chair, I just wanted to show something, ano, and this might help the inquiry of this Quad Committee in relation to the flight of Miss Alice Go and maybe some of her companion. So siguro ilabas lang muna natin yung ano. We were able to gather this information sa KAAP, no? And from Manila nung I think that was on August, from Manila to Singapore, meron pong tatlong Chinese na mga pilots. Si Captain Chin Kian Tan, si Guan Seng Lo, si Yung Sen Gao. At ang gamit po nila ay Pacific Flight Services Company. Umalis sila ng Manila papunta ng Singapore at wala silang pasahero. Noon naman, sumunod na same another week, from Puerto Princesa, pumunta sila ng Singapore. Certain personalities, pilots here, wala rin silang pasahero. Yung second natin, ano? Second natin. Dito naman po, from Clark, point of origin nila, pumunta sila sa Kota Kinabalu. Meron din po silang tatlong Chinese na mga piloto. Si Captain Kuo, Li Kuan, si Chang Por Chun, si Wang Sheng Kai, si Chen Yu. Mr. Chairman, wala rin silang pasahero. Ito noong June 30, 2024. At ikatlo naman dito, Mr. Chairman, kung mapapansin mo, noong July 3, PhilJets Aero Charter Corporation, Puerto Princesa, papunta rin ng Singapore. Ang kanilang mga pilots are all mentioned here, wala rin silang pasahero. So we need to investigate this matter, and we will be inviting yung immigration, custom, and quarantine. Kasi alam nyo itong mga charter flight na ganito, iski yung mga cargo flights, chine-check po yung mga tao or yung mga cargos or yung mga daladala nila doon sa private plane. And we wanted to ask the Bureau of Immigration. Andito po ang Bureau of Immigration? Yes, ayan dyan pala, ang BI. BI, can you kindly check this charter flights? Marami itong mga hawak kong mga charter flights na wala silang laman papunta sa Singapore. From Kota, from Singapore, o kaya going to Kota Kinabalu, Malaysia. So, solicit some answer, please? We'll have it check, Your Honor. At the end of the committee hearing, Your Honor, I'll just get, if it's possible, to get copies of those. I will be pledge, giving you all these documents. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Okay. Custom. Andiyan ba custom? So we'll be asking also, custom, kung nagbabalansi po yung declaration ng KAAP, declaration ng immigration, declaration ng Bureau of Customs, and declaration ng quarantine. Kasi iba-iba po yan eh. Bago sila umalis dito, dapat lahat yan may checklist sa kanilang tinatawag na general declaration. Otherwise, kapag hindi nag-match-match to, there must be something wrong with this, Mr. Chairman. And I believe, doon sa period ng from June, last week of June, up to August, doon natin makikita kung talaga sila yung nagbiyahe ng cargo, private plane, or talaga nagbiyahe sila sa pamamagitan ng bangka papunta doon po sa Malaysia or Singapore. Well, Alice, during the time that you were testifying in the Senate,
you did not confirm the testimony of Alice Go, no? Of Sheila Go, right? I confirm po yung kay Sheila po. Ah, nag-confirm ka na nagbangka kayo? Opo. So, how many days nyo nakuha yung biyahe? Your Honor, dahil po nung Monday po, final po ako ng immigration. Kaya ngayon po, I invoke my right against self-incrimination. Right. Sorry po talaga. Sina? Si Cassandra, kasama daw si Cassandra. Hindi, si Cassandra, nag-ano siya, nag-plane eh. Pero during that time sa Senado, sinabi mo yun, di ba? Na nag-ano kayo, nagbiyahe kayo? Opo. What's the difference of telling us? Nung time po kasi wala pa pong kaso. Nung Monday po, finalant na po ako ng immigration. Anyway, Mr. Chairman, the documents or the testimony of our resource person can be used as well by this committee for that purpose. Okay, so ngayon naman, yung sa raid sa Cagayan, I'll be asking the region, Cagayan de Oro City, andyan ba yung PNP nung region, what region is that, the Cagayan de Oro City? Region 10. Region 10. Sige, I'll be asking the region 10, please. And the Chief of Police of Cagayan de Oro City, what is the name of the PNP? Good afternoon, Your Honor. Police Colonel Salvador Adam, Your Honor. Police Salvador, did you take Salvador Adam, Your Honor, Region 10. Did you take your oath? Yes, Your Honor. Okay, can you kindly tell us about what transpired during your operation on the raid of the alleged Pogo in Cagayan de Oro City? Your Honor, I would just like to inform you, Your Honor, that we have not conducted any raid against Pogo, Your Honor, under my term. But last... Hindi pa ako. You mean hindi ka nag-conduct ng operation doon sa... It's all over the news. Cop raid alleged Pogo hub in Cagayan de Oro. Police have raided an alleged Pogo hub inside the subdivision in Barangay Cugman, Cagayan de Oro. During the operation, police found that the area appeared to be dormant. That's not a raid, Your Honor. That's an inspection, Your Honor. Oh, it's an inspection. Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, the Pogo operations in Cagayan de Oro City already ended last July 2023, Your Honor. Pero meron silang Pogo talaga doon? Yes, probably si Your Honor. And you were able to see all the desktops kasi nandun sa report eh. Yes, na, Your Honor. Na meron pang mga computers, meron pang mga chairs, meron pang mga only tables. Only chairs and tables, Your Honor. Ah? Chairs and tables, Your Honor. No more computers, Your Honor. But sa picture, meron computers. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, rin nyo, oh. Ayan! Mga computers yan, di ba? Di ba? Wala bang computers? Ano ba yan? I think that's a chairs, Your Honor. Because on the report, on the news report, ayan, no? Alleged used by a Pogo were still there, including computer desks. Walang computer. Walang computer desk lang. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Do you know that the company is owned by the Philippine Sanjian Steel Corporation? The Your Honor, the name in the was reported to me, Your Honor, is Oro One. This Oro One Incorporated, Your Honor. Oro One? Yes, Your Honor. Is it a part of the PBDEC, the Philippine Industrial Authority? Your Honor, PBDEC is located in Taguluan area, Your Honor, while this place, Aluana Compound, is located in Cugman, Cagayan, yes, City. Yes, but this is owned by the same person. Am I correct? I have no idea, Your Honor. You don't have any idea? Yes, sir. But I have an idea. I have an answer to my question. This is owned by the same person. And you know who owned the same place? Ng Philippine Sanjia Steel Corporation and that one that you have inspected? Again, Your Honor. Kilala mo ba, kasi tinatanong ko, kung kilala mo, sabi mo hindi mo kilala yung owner nung in-inspect ninyo
at yung Philippine Sanjia Steel Corporation. Yes, Your Honor. Ang may-ari nun ay si Mr. Tony Yang. Si Mr. Tony Yang ay si Jin Xiang Yang na kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang. You don't know that? I have no idea with the... I only know Mr. Yang, Your Honor. I want to show you a picture. Baka maalala mo kasi taga-Cagayan ka. Major, Colonel, pakinggan mo ako. You are from Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. And you are Chief of Police of Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. Kung taga ron ka, kilala mo yung mga negosyante doon. Am I right? Not all, Sir, Your Honor. Hindi mo kilala to bilang head siya ng Chamber of Commerce sa China, sa Cagayan de Oro. And I will show you a picture. Can you kindly show it? Yan, kilala mo siya. Tony Yang, kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang na nagkaroon ng transaksyon kay Alice Go through a financial transaction of almost 3.3 billion. And this is the eldest brother of Michael Yang and Ho Jing Yang. Do you know him? Yes or no? Yes, Your Honor. Kilala mo? The middle, Your Honor. Yes, so kilala mo. Popular yan. Hindi pwedeng hindi popular yan. Ha? Anyway, I will show you another picture. No, not that one. Balik. Okay. Yan. Alice, wala kang kilala sa tatlong yan na magkakapatid? Si Ho Jing Yang, si Jin Shan, si Jian Xing Yang, at si Hong Ming Yang? Wala po. Wala kang kilala talaga wala dyan? Wala po. Sa mga yan? Wala po. Itong si Hong Jing Yang na paki-forward mo yung transaction nila. Yung si Hong Jing Yang na naka-transact mo through bank transactions? Never ko po siya naka-transact po, Your Honor. Paano yung nagsasend sila ng pera sa iyo na hindi mo nakikilala sila? Wala naman po sila sinisend po sa akin na pera po, Your Honor. Oh, yes, of course. You will... Sige, balik tayo dun sa propose nilang Philippine Sanjia Steel Corporation. According sa kanilang... balik mo sa dati, kanina. Yan. According sa kanilang proposal doon sa PBDEG, okay? Sinasabi nila that itong kumpanyan to is a Philippine-owned corporation. It is a 47 hectares na ang kanilang development ay may kasamang wharf o yung tinatawag na... ano yung tinatawag doon sana? Meron silang port. And may seaport sila, steel corporation sila, manufacturing company sila ng steel, meron silang port doon sa 47 hectares that was constructed and approved on 2018. But kung titignan po natin yung presidente nila na si Antonio Lim, na siya rin po si Tony Yang, at siya rin po si Xianjian Li Yang, Mr. Chairman, he is a pure Chinese national. I wanted to show the passport of Mr. Jian Xin Yang. Can you kindly show the passport? Yan po yung passport niya. And I think mamaya tanungin natin ng PAOK because I think they will be presenting something as well, no? With disregard. So si Antonio Lim, si Tony Yang, si Yang Jian Xing is a Chinese national. How can he own a property and bought lands doon po sa Cagayan de Oro City, 1,000 or 100 of hectares for being a Chinese national? Again, dito po natin makikita, Mr. Chairman, that indeed,
pretending to be Filipino and trying to get a passport through PSA. Ginamit na naman po yung ating mga ahensya para po makabili sila ng mga property and to transact and use this Philippine Steel Corporation or Philippine Sangiya Steel Corporation as a front. Because, Mr. Chairman, nung 2000, binuli nila yung Yangtze Group Trade Company Incorporated. And at the same time, yung Golden Sun Cargo Examination Service Corporation. And at the same time, Mr. Chairman, ito pong Yangtze na rice mill nila, later on, probably, will be asking as well the PAOK to give us more detailed, no, about the transaction that they have undergo. Doon sa mga critical na mga personalities that are involved with drugs. Yung mga personalities that we mentioned in the Committee on Dangerous Drugs are involved in this bank financial transaction. Mr. Chairman, I want also to show yung ating pong Philippine Sangiya Steel Corporation. Pakishow yung mapa. Pakita lang yung ito. Pakita. Before that, let me acknowledge the presence of our Deputy Speaker, Raymond Mendoza. Mr. Chairman, that is the Philippine Steel Corporation. They are a 47-hectare with a lease agreement with PBDEC, which the PBDEC, the Philippine Industrial Authority natin, owned by the government, 22 hectares doon. Pinaupahan natin sa kanila. Pinaupahan natin sa kanila ng 30 pesos per square meter. Maraming nagdadock dyan ng mga ship. And most likely, no, the news about the transshipment of drugs, no, most likely, dyan din po dumadaan.